Hi guys! Napause na ako. Hello sa inyo. Good morning dito. Anong oras na? 9:21 in the morning. Tapos ang agang umulan at napaka-humid, no? Buti na lang nag-stop yung ulan kasi nasa ano ako, nasa balcony, ang tawag nito? Terrace, kumbaga. Hindi na ako nakapag-live kanina. Ano? Hello, Arlene. Ano po ba? Maingay po ba? Marinig niyo pa ba ako? Marinig niyo ba? Parang nasisilaw po ako. Hello, Annabelle Oliveros. Good morning, Josia, Nueva, Teresa, Tessa, Britannia. Hello, guys. Hello, Tines Mulet. Diana Mirales, hello po Mila, mga uwang. Joerns Montened, say too, pretty hello. Ano, marinig niyo po ba ako? Evelyn Andalaya. Marinig niyo ba ako? Hello Tessa, thank you. Hello Vian H. Moa, Susan, Siralde. Parang maingay ba dito? Marinig niyo ba ako? Rhea Santos, thank you. Joanne Bautista, hello sa inyo. Thank you guys for joining me. Hello, Jewel Villar, tang akong classmate nga guapa. Jirly, okay lang ko, nagbaguan ko. Ano ba talaga today? Charot. It is Sunday morning dito, no? Grace Ilorig, shout out from Zamboanga City. Hello guys, clear, loud and clear po. Thank you Miss Arlene Blancia. Guapo Japon kayo, madungog raman classmate, Joel Villarta. Thank you, sige, muragisabaan ko sa, I'll show you sa akong, muragisabaan ko, no? Ayan. So na I'm facing to the road, to the road. So ayan, kaya, medyo naiingayan ako, hindi ko alam kung marinig ba ako loud and clear. Ayan ang front ko. Kasi pag italikod ko parang baka mag-blur, mag-dark yung aking mukha kasi. Thank you Silk Kanyasa. Thank you. Because when I turn it around, okay, here you go. You're on live. So ayan, loud and clear. Okay, good. Sige. So ano, handa. Hello, 258 viewers and good evening, good morning, good afternoon. Saan man kayo po? Thank you for joining me this early morning dito. Early na ba, no? 9:30. So, nag-coffee ako. Ano pala to? Shout out sa aking ninang, sa ati ninang kong Ana Montalana Hendricks ng Travelers Rest, South Carolina, for making me this pabaon, mamon, chipon, or ano, mas masarap pa siya sa mamon. So, ayan, breakfast ko, of course, my 3-in-1 coffee, charats. May nakasilip doon. Good morning, Hibak, Ruhay, hello, Jocelyn Sator, Susan, Siraldi, Madam Greta, pa-shoutout naman, husband ko, Ronald Siralde, hello. So, ayan guys, thank you so much for joining me. Reveal, mami kay maminaw ko, mentra sayo pa. Mentra sayo pa tuod, no? Sayo-sayo pa dira. No, hindi, ito ha. Maniago, thank you, Jem Maniago. Hello kay Jay Maniago, ayan. So, ngayon guys, basahan natin. Hindi ko siya i-mention, no? So, yung ano ko, yung chika ko kahapon, kung nakita ninyo ako, nag-live ako doon sa bahay ng friend ko na si Diana Jean. So, ano ba talaga? Ba't ba ako nagpapakita ng mga, ano? This is what you call vlogging. So, people show whatever or they can showcase whatever they want. There's no limit to what you can do in your vlogging. So, ako, if I think it's interesting and it's inspiring to me,
And if I feel like, you know, like, namangha ako and I'm proud of, I'll show. Kasi that's what I'm doing. I'm vlogging. I'm showing that I go to the grocery. I didn't have to do that. If I'm just doing my normal, I'm not vlogging or anything, I don't have to do that. But it's a different side of my life here compared to the Philippines. So a lot of people never been to that place. A lot of people haven't seen what it's like to do grocery in America. And it's not to brag or it's not to panghambog, but it's to, my gosh, ganun pala yun. Kasi noon, when I was young, dun sa Pilipinas, gusto kong, kasi walang TV, walang ganun-ganun. So I love to hear stories from my auntie sing Singapore na ganito yung mga building, ang taas ng building, ang ganda ng mga puno, ganito, ganyan. So ngayon, talagang matatawa ako kasi gaano ba kakitid ang utak ang when kung sino sa inyo nakakakita doon sa tour ko sa bahay ni Diana Jean, yung friend ko na napakabait at napakahumble kahit ano may karapatan siyang magmaldita or mangsnub kumbaga kasi she doesn't need anybody, no? She can handle it. She got it all, kumbaga. So ngayon, sinabi ko nga doon, Hana, excuse the kalat, kasi the kids, even my child, Ivory was there playing, nagkalat din. So they were doing kalat, they were eating, and of course, when I do live, hindi like, oh sige, mag-ano pa ako, maglinis pa ako, we have to make it spotless. Compare sa mga tour, hindi siguro nasanay sa mga tour ng mga artista, or sa ibang talagang already prepared and already, you know, recorded, already been, you know, edited and make sure it's presentable. This is a daily life. This is a normal life. This is what you call, this is what you call the daily living. We don't have to stage the counter. It's a mess. Yes, I said, oh, don't worry, it's a mess. Excuse the mess, because the kids were just playing. We're not gonna stop what we're doing because we had to clean because I'm doing video. She did not even know I was doing video. Well, no, I asked her, hey, Bae, can I show them your house? Sabi niya, it's okay, makalat. I said, no worries. You know, that's where the authenticity of my vlog. It's because there's no staging. There is no, what do you call this? There's no, you know, like, walang detail, kumbaga. So, instant, kumbaga. So, ngayon, and it's a good point, like, ano bang sabi doon, ano ba ang point ng pagpapakita mo? Yun na nga, not everybody been here, or seen. And if I feel inspiring to me, and I feel exciting, and I feel like, okay, this is my daily life, so they know that I'm struggling here. Nagkabilat-bilat din ako. Kasi makikita natin a lot of pictures out in the internet or in the social media that, yun bang, ang ganda ng building, ang ganda ng bahay, then sometimes we assume, uy, bahay niya yun. Or sometimes, hala, ang ganda ng buhay, but we never seen what's behind closed doors. So for me, I'm showing the everything behind closed doors, the luxury, the opportunity. Like now, I'm on vacation. I'm on a little short vacation. So it's for me, it's a joy to share, like, hey, naka-rest din ako, kahit ano, kahit ganun. And this is also, it's a good point kasi there may be also other people like, ano bang pakay, you know? And it's not like I'm defending, I'm also, yes, I'm defending in behalf of my friend because I didn't like how it sounded there. And also not to explain but also to educate the viewers sa hindi alam, bakit ba ganito? Ano ba talaga? So ngayon, see, there's a different, may nag-comment din doon na huwag kayong mainggit. See, there's a different din mainggit. You know what, the feeling of inggit is very, ano,
rusty, yun bang talagang sakit sa loob, sakit damdamin. Oh, ganyan. So, when I say nainggit, alam nyo, hindi kagandahan yung bahay namin if I have to compare. But for me, hello sa inyong lahat, 497 viewers, thank you for joining me. So ngayon, ha? When I say I feel inggit before is yung nasa high school ako na sinama ako ng aking best friend ng high school na magsimba. Tapos inggit na inggit ako kasi may mama siya, may papa siya, kasama niya doon sa simbahan. So, that feeling of inggit is very deteriorating, kumbaga. Yung bang feeling inggit na it's not fair, my life is not fair. If you're inggit to someone, it's not fair, bakit ako ganito? You know, like, kasi hindi ko naman sinadya na yung papa ko iniwan ako, yung ganun-ganun, di ba? So ngayon, the feeling of inspired, like, oh, wishing or hoping, like for me, yung pag may mga friend ako na may kaya, I'm proud, I'm happy for them. We have to be happy with our friends sa kanilang success. You know, we're happy for the people wherever they are and we make it as our inspiration. So sa akin, katulad ni Miss Diana, ng bibi ko na si Diana, I'm very inspired because she's very strong woman, she's very level-headed, and then she has all the capability, you know, to do whatever she wants, and I'm very, very, inspired. Yung ganun ba na, balang araw, one day, I want this counter. Or yung ba, okay, I will work hard to, hopefully, one day, kasi gustong-gusto ko yung island ng counter niya. So, we tend to say it's inggit, and I don't like that word because that word for me back then was very hurtful. Because inggit is nag-aano yan ng galit eh. It comes with galit at saka envious, yung parang it's very negative. So, but if you are like, okay, balang araw, magkaganyan din ako, you're inspired. Mai-inspired ka na, okay, katulad ko, if you feel inspired, oh, magbablog din ako, katulad ni Joy. Or if you like, oh, mag-asawa din ako ng kano, katulad niya, to better ourselves, not to feel bad about ourselves, but to, okay, if kaya niya, kaya ko din. No, there's no problem. Alma Pancho, thank you for sharing. There's no problem po, no? Kasi, I heard a lot of inggit, di ba we sent to say inggit picket, but yeah, there are some, but you know, it's really sad because the inggit, if you feel inggit, it comes with a lot of hate, yun bang, yung masakit, you know, kasi ako inggit ako doon sa my family, na I wish my family is complete, kaya I work so hard to get my family together, kumbaga, no? So, Gina Altaki, I know how you feel, Miss Joy. I'm same way. I post what I have worked hard for, not show off, but proud inggit na yan sa mga tao. You're awesome. Yes, kasi minsan nagpo-post tayo, 'di ba? Nagpo-post tayo na, okay, I bought this because I've worked so hard for that. And that's right, Gina Altaki. But if you post, it depends on the purpose of posting. Ano ba ang pakay ng, ano bang intention? Kasi may alam din ako na nagpo-post sila kahit hindi sa kanila, just to show off, just to prove to their other bashers or whatever na talagang may ganun sila. Then what's the point? You know? Meron nga akong kakilala noon back, I don't know how many years ago, may L-Vision na bag, tapos ilalagay naman sa plastic bag. Tapos baka masira, ganito. So what's the purpose of getting, buying, taking it to places kung hindi mo masuot, kung hindi mo ma-enjoy? So ayan, tapos natawa ako, ha? And it's okay, like I'm not mad, there's a lot of, I just want, because you know, we tend to like, okay, ganyan, like parang may snaberong tao, kumbaga, may snabero talagang tao na talagang they feel like, oh, ganyan, ganyan na ganyan. Yun bang kasi they're not happy.
And it's a good point na rin sa ibang manunood, like, okay, you know, what's the point? Ano ba talagang ginagawa? Past Alfonso, sikat na naka-basher pasag din sila. Those people are unhappy because they have negative thoughts. That's right. So, kasi, yun na nga, sabi ko ah. Kasi wala na rin pakialam si yung ano si Diana. Wala naman siyang pakialam sa, you know, like, and you know, she's the kind of person also very positive. She there's a lot, even though there's a lot of comment or whatever just on the daily basis, like, you know, and she would respond it with such class. You know, if there's some kind of a negative if there's some kind of a negative just message or whatever, like in the daily life or wherever she, because may mga tao talagang taklesa na walang filtered. So ako, yung mga friends ko, gusto ko makig-friends yung mga taong down to earth, humble, yung may sense of yung bang positive outlook sa life. Kasi if you're friends with people that's always negative and you always have a pity party, I love pity party back then because I feel comforted, because that's how I knew how to be comforted back then. But then I realized that it's not gonna do anything. I'm gonna go home after the pity party. I'm gonna go home, sulk, and cry, and there's no positive outcome. So 100 na nagmamahal sa UN basher apektado lagi. One basher apektado lagi, inday lang po kayo Ma'am Joy, halos lahat ng mga vlogger. Pero maganda rin kasi may napag-usapan at nailabas nyo kung ano nasa loob ninyo. Mabel Prusipio, yes, alam ko po na marami. And saka it's a good topic to talk about kasi to also understand also the other side of the thinking sa ating mga tao. Ayan. Taruna, Mary, have a good Sunday, Joy, watching from Germany. Hello, Taruna. Hayaan mo sila, Joy. Importante, maganda ka pa kahit anong basher. Ninya Tukal. Yes po. Ano lang, pang topic lang yun siya. Kasi nasaan na ba yun si ano? Of course, hindi naman sa pag, like, I don't really mind, but when, like, there are other comments, you know, like, may negative comments na hindi ko pinapansin, but there are others that, yun bang, parang, you have to, put them on their place. Kasi, of course, I'm very grateful sa ating mga, sa inyong lahat na nagmamahal. Sa akin lang, actually, I use it as my content, kumbaga. So natawa nga din ako doon, may nakalimutan ko ng pangalan niya. Gusto ko siyang i-shoutout pero nakalimutan ko yung pangalan niya. Sabi niya, baka Ma'am Joy, gustong mag-apply ng magpa-maid sa friend mo. Natawa naman ako. Yes, Emilia Gabritina Dia. That is exactly the right Yes, itama yung mga mali nilang pag-isip. That's exactly what my point. Kasi may mga bash na, oy, ang ganito, ganyan. Hindi ko yung pinapansin. Pag pinapansin ko lahat, it's not gonna worth my time. Because I focus on the positive side ng mga ninyo. Gusto ko lang itama yung mali. Like, katulad ng friend ko. Kasi friend ko yan. I don't also want kasi hindi ko yung bahay eh. Hindi ko yung bahay. At saka, I don't want her also to see na may ganun, pero wala naman siyang pakialam sa comment na ganun, hindi nga daw niya nakita. Pero which na ano ko lang, it just happened na nakita ko. And that is right. May mga komento na gusto kong itama yung mga mali nilang pag-iisip. Para happy-happy tayo. Para din, meron din kayong like, okay, pag may nagtatanong din, ano ba yung like, kilala mo ba si Joy, yung Miss Broccolini? So at least meron kayong konting pakilala na o si Joy yung nagbo-vlog ng daily life, the in and out, the behind closed doors and all and what not are about her life dyan sa Amerika. Yung ganon. Loretta Escobar, thank you guys for sharing. Thank you for joining me this beautiful morning. Wala na yung ulan. Buti na lang wala na ang ulan. Oo, kasi,
Matatawa ako. Alam niyo ba, guys, yung mga basher, hindi naman ako naapektuhan. Like, gusto ko lang talagang, like, I just like, minsan kasi, itama yan nga, itama ang mali ng mga ano, yung below the belt na kasi, parang minsan need na ng pansin. Love watching you, Miss Joy. She John, thank you. Malay nato, imuhang topic dan makatunan. Yes, kasi, ano talaga, it was a good comment, if I look at it in a negative way, no. If I looked at it in a positive way, na it's a good comment. Like, so ano pat mo pinapakita? Ano bang ano mo? Like, hello. This is what you call blogging. You blog everything you can think of that it's more exciting. If I feel, kung hindi exciting naman sa, no, wala naman sanang manunood. So hello, 440 viewers. Thank you for joining me today. You cannot change people, but you can learn from them. Take me. Throw the bones. I like that. Jaira Rose Dutarot. Yes. Kaya ayun. Na ano ako na, kasi minsan kasi, you know, we tend like, okay, wag ano, do an inspiration. Kasi noon, I mean, until now, if I've seen my friends umaangat, you know, I'm happy for them. I may not be like so vocal or everything, but deep down inside, I said, if she can do it, why can't I? No, yung mga ganun. Tapos, konting push lang sa atin ng ating friend din, na i-push mo yan. You have the potential. Ganito, ganyan. Then you take it, either you take it ano deeply, or you take it as your, you know, ano, na ipagpatuloy mo kung ano man na start mo na. So, kaya ako, I'm so proud na may mga friends ako na may kaya sa buhay, tapos they are very humble, and also because there are so many people out there that they're just different aura, no, different yung hindi ka komportable na with my friends, gaano man sila karangya sa buhay, they are very down to earth. They're very easygoing, very funny, and very positive. And they also, like, ako, hindi ako nakatapos ng college, no? Hindi ako nakatapos ng college. So, for me, having someone, I'm, like, very smart. Yung bang napaka, maraming alam, especially financial, yung mga ganung topic na wala akong alam. Like, para bang nanganga ako na lang, wow. You know, I'm very, like, okay. Should I try to go to school? You know, because of other people, we also try to figure out, okay, what am I missing, you know? If she can do it, do I have time to do it? You know, yun bang parang lift each one. Like, kaya yung friend ko, konti-konti lang yung friend ko kasi there are others that inggit sa'yo kahit wala kang ginagawa or better lang talaga sila, wala kang ginagawa. Girl, tell all your basher haters to kiss your ass. Layla Bitaya. Oh, hindi, de, baka maano sila, baka masunog yung ano nila, yung muso. That means you're sikat na kasi even basher watch your vlog. Alma Tabian. Oo nga, diba? So, ayan. Also, yung auntie ko pala. Ito, another one. Yung auntie ko. Ito yung auntie ko. Hindi ito ano basher, de. Hindi ito basher. Ano lang. Na ano lang ako, natawa lang ako. So, ano ba talaga din? So, sino bang nanonood sa inyo dito, taas ang kamay, sa nanonood yung naghalongkat ako sa mga stuff ko? Think positive and work hard for the good. Maria Briones and Cebu, thank you. Sharon Sanchez, social, ang ganda mo, Ma'am Joy Abdul kita. Thank you. So, kung sino man nanonood sa inyo yung naghalongkat ako ng mga stuff ko. So, sabi ng tita ko doon, nag-comment, ganyan talaga pag mayaman ang asawa. Naku, guys! Kung alam niyo lang, hindi mayaman ang asawa ko. At hindi ako binibigyan ng pera ng asawa ko. So, pangatlo, lahat ng stuff na nakikita niyo doon, yung mga stuff, all of it, lahat doon, ako pong bubibili. Kasi first, yung asawa ko, or boyfriend ko, or whatever you call it, ano siya? Okay, cool, sige. So, ano siya? Yung pera na nakita niya is enough lang to pay our bills. House bills, yung mortgage namin, power bills, electricity, water bill, yung gas, insurance,
house insurance, o pang 6 na yun ha, car insurance, yung health insurance, so 8 na. Ano pa bang bayarin niya? Internet bill, 9 na. So ano pa? Water, ganun-ganun. So, kung ano pang ibang mga subscription. So, lahat inside the house na to make our living more comfortable, siya nagbabayad. So, hindi po ako binibigyan ng pera ng asawa ko at hindi rin ako nang hihingi. Ayan. Ayan. So, and I'm fine with it. Minsan kasi, ay, pera ko yan. Huwag kang mag-wisit kasi pera ko yan. Kaya nag-aaway kami din kasi feel ko may karapatan akong bumili. You ready to go? Hi, babe. Hi. Nice to see you. Where have you been? Who have you been talking to? Hello. Oh, ayan. Oh, guapo. Wow. To everybody. Hello, 465 viewers. Call him as your other half guaps. Okay, oh. Kahit na ano, it doesn't matter. Like, then lag. My other half. Yes, my hey, other everybody. Half. Everybody. Guapo, no? You look so handsome, baby. Are you ready to go to the grocery store? Yeah. Okay. So, punta kami ng grocery store po. Ayan po, si ate nanonood. Nahilom, na. Okay, I will, baby. Let me finish my coffee. Have of like course. A little few. Yeah. Well, you wanna sit with me? It's a little hot out here. It's hot, yes. It's humid. Yeah. Yun bang, yung mga... yung mga bulbul ninyo na nakusa na siyang ano ma-braid ma-ano sa lagkit. Janet maghi ame and all the bills ga kasi dami bills ng Amerika hindi maintindihan ng lahat ng tao. Yes guys, ang daming bills. Yun 9 lang yung naisip ko right away. So 9 lang yung bill. So hindi po ako nanghihingi, hindi po ako binibigyan ng pera ng asawa ko. Minsan nga pag may mga broke down yung mga car, ganito ganyan, ano nga ako, nagbibigay din ako sa kanya, oh, pang ano lang yan. Pero noon guys, noon alam niyo ba, feel ko na, okay, my pera is my pera, bigyan mo ako ng pera. Yun ang aking mentality back then. Kasi noong as my asawa, yung unang asawa ko, may allowance ako. Binigyan pa yung mama ko ng allowance. Pero... So may allowance ako ha, tapos may bibigyan niya ako ng credit card or debit card na pambili ng mga house stuff. Lilin pondo, kanilig ako sa pakisada, all sweet, so siya. So yan na lang ni Ana sa, ay da, sweet sweet ha, alam mo na, naka-live. Ako po nagbabayad ng grocery. Well, hindi naman siya kumakain. Na isipin niyo hindi siya kumakain like he only eat like after we by the time chicken lang yun. So talagang kung tutusin wala akong yung makita niyo yung pantry namin, refrigerator namin, yung drinks lang niya ang meron doon, dahil lahat akin na yun. So hindi siya kumakain. Ako na ano kasi ako kasi hindi ewan ko, hindi ko pa rin parang wala akong karapatang sabihing asawa pero parang asawa na rin kasi atagal na namin. At saka yung jowa kasi Bisaya ako, parang I like the sound of it. So parang gusto ko yun kaysa sa nobyo. Like parang napaka cheap yung nobyo kasi I don't call him nobyo kasi we're not knowing each other anymore. I know him from head to toe. Parang wala na akong kilig na ano, minsan na lang pag natapiko na lang ako kikiligin. So ayan. You don't have to explain anything sa mga viewers mo. You have to leave something just for you. Miss Laila Bithaya, it's ano, wala naman. I don't have a problem of sharing. Kasi may mentality kasi ako noon back when I came here in the US na akala ko I have to have allowance. Akala ko, so each and everyone na ma-date ko after yung divorce ko, kailangan talagang, yun ba talagang meron akong allowance. So I want the people also to know that we have to be independent. I want to educate and get the people that hindi sa lahat po dito sa Amerika ng mga babae binibigyan ng allowance. Kasi yun ang mostly, you know, this is also another good point, madam. Because pagdating ko dito, may allowance ako. Pero yung una kong asawa, pag makita niyang may lotion doon,
pag makita niyo kasi kailangan kung binibigyan ako ng allowance iba, yung credit card or debit card na binibigyan niya sa akin pang grocery, this is my ano una kong asawa ha. Tinitingnan niyo yung resibo, besh. Tinitingnan, hello 600 viewers. Tinitingnan niyo yung ano, resibo, besh, ang sinabi, ba't may lotion dito? So, then I feel like, okay, like talagang, wala ka talagang kailangan kahit ano, yung Vaseline, hindi mo talaga lang grocery lang kasi meron akong allowance. So I didn't feel like I was part of the marriage. Parang ano lang ako, parang estudyante, may allowance. Ayan. Pero pwede ka rin humingi sa kanya kung may gusto kang bilhin, magbigay ba siya? Oo naman, magbigay naman siya. Like, pero wala, to the point yung kami na, yun bang para bang, I don't need anything. Like, I feel like I can afford on my own. Or if I want something, hindi ko na siya hinahassle, kumbaga. Like, if I want something, ano bang oras? Oh, good, meron pa akong time. If I want something, para bang pag-ipunan ko. Hindi na ako noon kasi para bang siya na lahat. Para wala na akong ambag. So, I'm very independent. So, ayan. Narayam igoma, Miss Joy, curious lang po ha. If wala ka ginatagaan sa imo, Johnny, unsa imong pinagkukunan diha para sa kaugalingong kwarta? Good question, ayam. Ano po? Yung nagbe-bake ako. At saka ano pa ba? Nagbe-bake ako. Nagluluto. Yung mga ganun. So, yung mga bake ko, pinag-iipunan ko, yung mga pera ko. Tapos may naipon naman ako throughout the trabaho pa ako. So, tapos, tapos, yung, tinutulungan ko po yung kasin ko, parang may porsyento din ako sa mga chorizo, sa mga, ano, longganisa, yung mga gano'n, nagbibenta ko ng longganisa chorizo. Especially on the winter, this summer, hindi namin pinupush kasi masisira siya. So, pinapadalhan niya ako dito sa, ano, sa South Carolina. Tapos, pinaano ko siya, pinipick up ng mga friends ko, bumibili yung mga friends ko, yun. So, naiipon po ako, tapos may credit card naman, so pwede kong iswipe, pag may gusto-gusto talaga ako right now, iswipe ko lang yung credit card ko, then later on, mag-ano ako, like, bayaran ko siya as long as, ano kasi dito, every month, you have to pay your credit card every month, or else you will pay interest fee, mga late fee, so you have to pay, so, I spend my money accordingly. Tapos wala naman akong yung mga sale. marami pala akong binibili. Pero maliit-liit lang yung mga item lang sa bahay yung ano ko. Ayan, yung mga item lang sa bahay talaga yung na-addict ako yung mga small appliances, mga bowl, plato, yung ganun. Buena Flor Mujares, hello Miss Joy, good morning, we can hear you loud and clear, nice to see you again, I hope I can have confidence like ko sa dami ng viewers, my always do copy paste na lang, para chance na mabasa mo message ko, just call me, pa picture, pag send next time, Olivia Garden Brush, just call me Miss Olivia Garden Brush, so it's okay lang ba pa picture na pa send next time ng front and back, yes po, I will do that, para sure tama yung nabili ko, thanks a lot, yes Buena Flor Mujares, I will do that po. Yung anak ko po na talagang binibenta si Joa. Ate Ninang, Ana Montalana, in Traveler's Rest, thank you for watching. Ayan, nakita ako rin din. So, ayan. Pero ako, yeah, pag meron naman akong kailangan, bibigyan naman ako. Pero so far, well, no, I'll take that back. Nung wala ako, na short ako back din, wala pa po. Hindi pa nakapunta yung mama at mga kapatid ko. Siya nagpapadala ng pera sa mama at saka kapatid ko. Ayan. Tapos, for a long time din pala, yeah, wala akong pera, nag-ano siya. Kaya ngayon, after how many times na namin din naisip ko, no, he doesn't have to give me allowance, yung mga ganun. So, ayan, kaya, pag sinong makapunta dito, don't expect if bigyan kayo, that's fine, pero work hard on your own. Kasi it's very fulfilling and it's very, ano, like, it feels good na kaya mong mabuhay ng walang lalaki. Ayan. Sino ang pinakumakain ko sa labas? Siya po! Yay, sa labas-labas. Siya po. Minsan, pag may pera ko, feel ko, okay, mabait siya. O sige, I'll take you on a date. Katulad kagabi.
mahal ng bill namin. Tapos sabi ko, oh, ano, I wanna take you on a date sometimes. Ah, oh, diba? Ganyan-ganyan. Mantilio Marta. Oh, yes, at tama po kayo, ma'am. Lahi sa Pinas, o diha, lahir ang mga white people kaysa Pinor. Lahir ang kultura. Yes, at saka mostly din dito, guys. Hindi naman lahat binibigyan ng allowance. Hello, 621 viewers. Hello sa inyo. Thank you for joining me today. Thank you for sharing. Thank you sa mga lovely comments at saka mga sweet comments ninyo na nagpapatibok at nagpapakilig ng aking damdamin. Charot. Steven, ganda. Bakit dark ang eyebrows niyo po ngayon? Ang ganda mo talaga. Dark po ba? Kasi sa light siguro. Kasi wala akong makeup dito sa baba. Kaya medyo mag-dark. Mag-ano kasi swimming kami. So, kung ma-erase ko, okay lang. So, baka sabi ng anak ko, Mommy, tomorrow is no makeup challenge. Sabi ko, no, yung eyebrows ko lang, lagyan ko na. Wala na dito. Kasi pag meron akong mga Chuva Ines, mga eyeshadow at saka ganun, mag-even siya, hindi siya masyadong dark. Tapos sa light na rin dito, kaya it looks darker than normal, pero the same lang yan siya. Sakpan na po di mong live. I miss you too, Ninang! Ana Muntalana, I know! But thank you, ayan. Hindi ko na nakain yung ani. Ano po? Oo nga, yung ganun-ganun lang. Tapos wala naman akong ano, wala naman akong, yung pag-bake-bake ko po, yun lang. Pero wala naman, hindi naman ano. Tapos maraming ayuda dito. Marami pong ayuda, Lenny Ad. Are you working there? Where did you get to buy your stuff and groceries? Tapos yung mga stuff ko, guys, ano lang yun, throughout the year na yun. Hindi lang yun one time na binibili ko. So, may ano ako, may mga, kasi may stimulus dito, di ba yung COVID? So, meron na rin ako, nakaipon-ipon ako ng stimulus sa COVID, kaya like I'm good throughout the ano, yung mga grocery. Marami din, hindi kasi ako bumibili masyado ng mga grocery kasi dadalhan ako ng ninang. Maraming ayuda maraming ayuda dito, kaya it's not really ano. Kaya wala akong perang pundo, may mga credit card lang, ganun. So, babayaran ko siya pag naka-bake. Mababayaran lang kung makaluwag-luwag. So, ayan. Kaya, kayo, huwag kayong mag-expect din. Huwag kayong mabuisit sa asawa ninyo na hindi kayo bibigyan ng pera. As long as okay naman kayo. Pero kailangan niyo, hala, mabuisit kayo, pwede na rin. Pwede na rin. Pwede na kayong mabuisit sa asawa niyo. Pag hindi kayo bibigyan, pag wala talaga, walang-wala talaga. Pero find a way na to independent yourself. O, diba? Former beauty queen ka ba? Taga Bisaya ka ba? Ramon Campbell? Hindi po. Informer lang po ako ng mga beauty queen. Grabe no? Kasi hindi po sana po. Yun po ang pangarap ko, mag-join ng mga pageant. Kaya lang, inalikabok yung aking pangarap. hindi po naabutan ang pangarap ko. Nauna kasi yung kahirapan ka sa pangarap ko. Talagang kailangan kong mag-asawa ng maaga para makapunta ng Amerika. Para sa pamilya ko, kaya nabubuisit ako kasi kumbaga ginawa ko yun for my family. Tapos siguro din pag mag beauty queen din naman ako, hindi naman ma-afford ibili ng mga kung ano-anong kailangan, so hindi rin makapasa sa beauty queen. Oh, ayan. Diana Jean, oo, umpisahan mo ba? Nahuli ka. Ipaglalaban ko talaga yung mga friends ko. Alam niyo guys, yung mga friends ko, treasure ko yun. Hindi ako maiyak. Pero trini-treasure ko yung mga friends ko. Kasi, mahirap makahanap ng totoong kaibigan. So, pag may totoo kayong kaibigan, though it will test you. Yung friendship ninyo, it will test you to the point na you will hate your friends. Pero remember the good times. Remember the times when tawag nito, na nandoon sila sa iyo. Ikaw alam. Bakit? Loka naman ako dito. Kaya nabubuisit ako pag huli na pala ako, pasensya na. Steven Duterte, masaya talaga ako kapag pinapanood kita, ma'am. Ganda, sobrang sweet mo, sobrang bungis niya, swerte sa buhay, smiling always ka talaga. Thank you, Steven Duterte. Nako, na ano ako, na
Kasi yung mga friends ko guys noon, especially ni Ate Ana, ni Ninang ko, may mga friends ako na tinetest talaga ng panahon. Katulad din yun ng asawa mo, ng mga kahit na ano, each relationship po, tinetest po yan. So, paano ba katatag, paano ba kayo naging, ano, naging matatag sa isa't isa? But anyway po, anyway, kakaloka. So, we are going to the grocery na, nabubwisit na siya. She hasn't taken a sip of coffee, has she? Sorry. She said, let me finish my coffee, but she loves you guys, so it's okay. Hello sa ating 500. Wait, are you crying again? No, hindi. No, I didn't mind. It says, I have, no. No, I was just... She's crying because I'm going to take her away from you to go... We probably have both, but can you send it? We're going to write a list down, so if you can find that sticky paper... Ano, dito pala yung pangalan namin, anak. Ipapakita ko sa inyo later. And I totally forget. Pag naka-makeup na siya. Yeah, there's 621 people here. You want to say hi? Yung soya, ipapakita ko sa, ipapaano ko sa inyo yung anak niya na, yung, what do you call this one, eldest niya, na super ganda, kaya lang conscious siya, na wala siyang makeup, tapos nag-ask siya na, bibilhan siya ng Q-tips, punta kami ng, ano, ng grocery, ano guys, talagang ang, ano ko, ang tawag nito, kasi yung mga friends ko, it takes so much, I mean, so many years to find someone talagang, yung talagang para sa'yo. Kagaya din ng mga asawa ninyo. Like, minsan maghiwalay, magsisiraan kayo ng asawa ninyo, yung ganon, tapos magbabalikan. So, mga ganong klase. So, choose your friends wisely, and if it's not for you, then it's not for you. So, ayan. So, ano na... Ayoko po, pwede kang mag-flight attendant kay Guwapa Nindot Imong Ipon, Almer Peregrino, thank you. Hello Ate Vivit Andalahaw, sa akong auntie, Venus Jing Pascual, I love your color, thank you po. Iitim pa ako later kasi magbilad kami ng araw. Hello 676 viewers, thank you so much. Ano po, yung unang asawa ko po, naghilawalay po kami, Linway Ad. At saka ito pong akin ngayon, hindi po kami kasal, pero 10 years na po kami. Parang na-phobia po ako na magpakasal, na I feel like I'm being, ano yun bang, para akong na-tight, ang tawag noon. So, ayoko pong magpakasal. Parang I feel like yung kasal is just, ano... Kasi I feel like if it doesn't work, wala tayong papeles, wala tayong mga ganun-ganun. I'm so tired of doing papers. Kasi yung mama at saka kapatid ko, ang daming paperworks. Yung paperworks ko pa, papunta dito sa Amerika, paperworks ng mama ko, paperworks ng kapatid ko, ako lahat, hindi ako nag-hire ng attorney, ako lang lahat yung mga immigration, lahat, para makapunta sila dito sa Amerika. Ako lahat. Tapos yung divorce, yung mga papers, ganito sa court, ganito, ganito, ayoko yon. So we are happy and we are fine. And it doesn't, you know, everybody has a different, ano, different outcome or perspective about, ano, marriage. But for me, I'm happy and we are fine. So asawa, pag maglalabas kami, aalis kami, ipapakilala ako as a wife dito sa kanya. So, husband na rin. Minsan na ilang ako husband. Kasi, pero, you know, like, yeah, hinahusband ko na rin siya sa mga kilala para wala namang, you don't have to explain or anything. So, wala pong, it's okay. For me, it's okay. Ganyan. Bino, yes, hindi na po siya. So anyway po, thank you 687 viewers or 700 kanina. Thank you, natakot na yung basta ang mahalaga nagmamahalan kahit nagka-quarantine. Hit sige lahat, masaya ka, ayos na yun. Steven Duterte, yes po. Kaya parang, I feel, ayan pala. Ilang beses na po kaming nag-engage. So ayan, balik-balik. Pag magkabati kami, balik naman niya. Pag mabuisit ako, bigay. Oh, di ba? Oy, dito ate, konti lang naman. Oh, okay na rin ang ayuda, like para din makaano kayo, maka wala pong dapat Jeff Max, bakit po guwapa para sure
secure ka na, dapat pakasal ka gwapa para yung pasasama nyo may blessings ba, culture natin, pakasal ka na gwapa. Jeff, Max, secure na po ako. Yun bang, I'm secure with my own kacharat. Tapos, ano, like talagang, baka mag 60 kami, talagang sure ako na siya na talaga yung forever. Hindi, mga 2 years lang kami nagkabalikan na ngayon. So where I'm starting over again, even though 10 years na kami. Marami kasi kaming beses naghiwalay. Kasi yung lola ninyo din, maano ako eh, yun bang pag may mga sasabog, o mabubwisit ako, gora agad ang lola ninyo. Alsa balutan ang lola ninyo. Kaya ngayon, I'm also training myself to be better. I'm training myself to, okay, everything has a problem. You don't have to run away from your problem. You have to face it. So, for 14 years na dito sa Amerika in my adulthood life, this past year lang ako naging talagang matured. And I look at the things in life in a different ways and different, ano, talagang iba na yung pananaw ko sa buhay. So if you met me 2 years ago, I am very negative and I, you know, parang siguro depression, siguro na I'm not aware na nagde-depress na pala ako. So I was very negative in the point where I realized if I keep being negative, ano mangyayari? So I've learned. Almer Perigino, nalipay ko, nagsikitan ako sa imong vlog, pareha tabi sa taga Tacloban, Leyte ko, akong wife, Bakulod, hope anak namin niwat sa imo. Halaka! Baka madaldal yan. Wala kaming anak sa ex-husband ko po. May anak lang ako dito sa asawa ko. Ayan. Ito lang pong pinaanakan ko. Charot. Wala akong ano sa unang asawa. Hello, 704 viewers! Yang Torres, please, madam, shout out naman from Tay Tay. So, ayan guys, thank you so much. Thank you so much for joining me. I have to go kasi pupunta kami ng grocery store. So, thank you. Pag-usapan ganda, huwag takbuhan para maayos at mag-intindihan. Remember, may mga anak kayo, kaya mag-usap. Yes, Ivan Duterte, yun na. 2 years ago, I realized that everything can be fixed and we are all going through problems. No matter how strong, how rich, how popular, how smart you are going to face problems. So I'm facing my problems with a silver lining. Madam, please pa shout out from Tay Tay City Negros. Yang Torres, oh ayan, thank you so much sa inyo. Asa ni mo mama kung yung suon sa Amerika, Ma'am Joy, na ninguli sila sa Pilipinas, nandyan sila sa Pinas, darating din yon later this month or first week of the month, next month. So ayan, thank you sa inyo, thank you for joining me. Thank you Lin Y.A., take care sa inyong lahat. Thank you, I don't wanna go, I was still wanna. Can you do a dance? Hindi po ako marunong mag-dance. Kaya, chika-chika lang tayo. Thank you, Elvon. Thank you, Lalabada. Ana Pilingon Garganera. Yung unang asawa niyo po ba, Pinoy, Miss Ju? Amerikano po yung unang asawa ko po. Lori Belu, bye po. Nesmolet, thank you. Roxy D, hello. Thank you, Gina Candoles. Thank you, Annalie Beach. Hello, thank you sa ating 629 viewers. You have a wonderful day. Magkita-kita tayo later on na naman. So, ayan. Ayan ang aking view dito sa balcony. Puro building kasi nasa other back kami. So, ayan. Oh. Alam nyo ba to, guys? Ito yung buntis pa ako. Ano to? It's swimsuit na parang cover lang siya sa mga tiyan na malaki. Yung buntis pa ako, ito yung sinusuot ko. Ayan. Ay nako, mag-challenge with Joe. Oo, marami akong ano i-enter later on. So, ayan. Tingnan nyo ang aking, ano, oh. Enelra Bitito. Hello.
Ayan, thank you guys for joining me. Thank you for watching and thank you for your support. Thank you for the love. Thank you for the comments. Kahit hindi ko man po nabasa lahat ng mga comments ninyo, pero you guys are still I'm saying bye na now. So ayan, thank you so much guys. Thank you for all the messages. Even though I didn't see all your comments, thank you for leaving them. It makes my heart happy. Thank you everyone. Bye 612 viewers. Thank you for now. Bye.